Walang dapat na ipag-alala ang bawat Palawenyo at sa lungsod ng Puerto Princesa sa patuloy na paglilipat ng mga PDL sa Iwahig Prison Penal Farm mula naman sa Muntin Lupa. Ito ang sinisugurado ni IPPF spokesperson Live Evangelista. Aniya, sapat ang bilang ng mga security personnel ng IPPF kung saan malalim din ang sistema ng pagpapatupad ng kanilang seguridad. Well, kasamang MAC, no, yun nga, huwag po mag-alala yung ating mga kabayan sa Puerto Princesa na yun kanilang pangamba kasamang. Alam niyo po, dito sa ating IYP ng Penal Farm ay tapat po yung bilang ng mga security officers at yung sistema po na pinapanupapin pamunuan ng IYP ng Penal Farm ay malayo na po sa seguridad po araw at masasabi po natin yung security po pagdating po sa pagbantay ng ating mga PDL. Ayon pa kay Evangelista, sinisigurado din ng IPPF ang seguridad ng mga ito sa loob ng kolonya, maging ang programang reformasyon sa mga ito. Lalo tigit ang pagpapalakas at pagsasakatuparan ng mga agri-industrial project ng pamuno ng IPPF. Yung seguridad nitong mga ating inaalagaan, persons deprived of liberty, gayon din naman, hindi lang yung kanilang seguridad. Dapat kabilang na dyan yung reformasyon kasama ng MACMO. At ito nga ay isa pa din doon sa pagpapalakas ng agro-industrial project. Kaya pinadala pa rin tayo ng ating mahal na direktor ng kagawaran ng koreksyon. Samantala, sa kasalukuyan ay hindi pa nagagamit ang bagong pasilidad kung saan sana ilalagay ang mga PDL mula Muntin Lupa. May mga kakailanganin pa umano kasing dokumento para tuluyan itong maipagamit sa mga nasabing PDL. Sa kasalukuyan, hindi pa ito nagagamit kasama ang MACMO. Kumbaga na ito. Ang status po nitong bagong building ay may mga ilang papeles po na kinakailangan na permit and clearances na po. Na kung saan ay safe na po ba ito o ready na po ba siyang ilipatan o lagakan ng ating persons deprived of liberty. Sa tala ng IPPF, umaabot na sa 1,766 ang mga nailipat ng PDL sa lalawigan mula Muntin Lupa, kung saan nagmula ang paglilipat ng mga ito noong June 28 noong nakarang taon, sinundan noong karang Oktubre, pangatlo noong Disyembre at pinakahuli nitong buwan ng Pebrero ngayong taon. MacArthur Asutilia, Basta Radio, Ibandera Mo!